Hi guys, shout out sa lahat na nandyan at magandang araw sa ating lahat, no? Sa kumusta mga aking kabansa at kami dito, ECQ pa rin, okay, dito sa Davao Oriental. So guys, ako, may mga katangunungan lang din ako minsan, no? Sabi ko ba, para saan nga ba talaga itong vaccine, no? Para dito sa atin. So, minsan, natatanong ako, pero ako kailangan ko talaga magpa-vaccine. Yeah, kasi nga, ayun, o sa akin, no, before, may takot ako. May, natural yun, natural sa atin. Hindi naman tayo, ano eh, di ba? Ay, hindi, kailangan mo talaga. Kasi gusto mong lumabas, gusto mo nang mag-aliw-aliw. Pero no, hindi totoo yun. No, kahit na naka-vaccine tayo, hindi pa rin tayo pwedeng magtanggal ng mask, walang face shield, walang social distancing, no? Pero wala na yung QR code. Ang kapalit nun ay card, okay? Yung card mo sa fully vaccine ka na, at yun, yun ang dahilan kung bakit kailangan mo muna makapag-travel, no? Ganyan. Ito lang. Tanong lang, no? Tanong ko lang. Ayoko yung magdamay, mandamay ako ng ibang tao. Ayoko magdamay ng mga kapwa ko, kababayan. Kasi iba't iba naman yung pananaw natin, opinion, no? Kung ano meron tayo, okay? Kasi nga ako, sa nakikita ko ngayon sa ating gobyerno, pamahalaan, estado o institution, na parang may something wrong na dito at lagi na lang itong ginagamit para magkaroon ng quarrel, argumento, arguhan dini, arguhan doon. Parang ano ba talaga? Ha? Gusto niyo ba talagang matapos ang lahat ng to? Ha? Kayong mga nasa posisyon, kayong mga nasa estado natin, no? Like ginagawa ngayon ng mga taga-oposisyon at ng ating administrasyon. Na guys, nakikita naman natin, ano nga ba talaga to? Ang vaccine ba o itong COVID na nangyayari sa atin ngayon? Okay, separate ko muna si vaccine. Ito na munang si COVID ay yung haharapin ko. Sasabi, yung pag-uusapan natin. Kasi nga nakikita ko, nawala na yung pagtutulungan. Nawala na yung bayanihan. So saan nga ba yun na ginawa ng ating gobyerno o ng ating estado nung panahon, nung last year, no, ma-implement ito at dumating ang COVID, no, 2019, no, na problema sa ating bansa at nagkaroon agad nung December 5, I think, o December 3, nagkaroon agad ng Bayanihan Act, no, na bill ng ating pangulo, ng ating estado, ng ating pamahalaan. So kaya ito ginawa itong Bayanihan Act against COVID sa kadahilanan na kailangan magtulungan tayo. Okay? Kailangan na magtulungan tayo para sa atin, para sa ating mga kabansa, para matigil na ito kasi may mga salat sa kaalaman na ating mga kababayan ngayon, no? Especially dito sa mga urban, no? Dito sa urban, ah? Dito sa, basta kasi urban or rural, parehas may mga salat, no, sa kaalaman about sa nangyayari sa gobyerno natin, sa pamahalaan natin, sa bansa natin, especially, no, sa mga nangyayari ngayon, ditong panahon ng pandemic na to. Diba, nag-implement ang ating estado, yung Bayanihan Act, no, dahil na kailangan magtulungan tayo, local o ang national. Dahil nga ito yun yung panahon na kailangan magtulungan dahil nga ginigipit at ginigipit tayo nitong pandemic na to. Kaya minsan naiisip ko, ano ba to? Gera na ba to? Gera ng ginagamitan tayo ng biochemical weapon para maging masasabotahi ang ating ekonomiya at magkakaroon ng sabotage economy. Di ba? Yun yun eh. Yun yung iniisip ko palagi. So, guys, nakikita ko sa mga ibang politicians dyan at nasa gobyerno, local and national, may kontra, may gusto. Sana man lang, in this time, hindi na muna yung kontra-kontrahan. Kailangan muna natin pagtulungan. Kailangan naman natin na intindihin kung maging ano tayo para sa mga constituents natin. Kung tayo o ako, kung ako may posisyon, local man ako or sa national, hindi ko muna iisipin yung posisyon, yung politika.
Hindi ko muna iniisip, iisipin yun. Uunahin ko muna yung mga constituents ko. Ano nga ba talaga ang nararapat para dito? Para matapos na to, ang usapin ito. Guys, unang-una sa lahat, ang ating bansa, ang estado o institusyon ng ating bansa, ngayon, ang napakagulo. Oo. Kasi nga iniisip lagi nila, si President Duterte ang may pakana nito. Si President Duterte ang may gawa nito. Guys, alam niyo ba kung paano, alam ba nila kung gaano kahirap na maging pangulo? Sa nakikita ko kay President Duterte, parang sabi niya, la, bahala na kayo. Binigyan ko na kayo isa-isa ng posisyon. May IATF ako. Diba? So, ngayon maraming dos and don'ts. May mga protocols tayo na dapat nating sundin. Why not tumulong na lang tayo sa mga nandoon sa itaas? So tayong local boy, diba, tumulong na lang tayo. So kung ngayon, kung meron mang mga something wrong na naandoon sa mga appointee ng ating Pangulo na nandabilong sa IATF group, no, kailangan din idaan sa pag-uusapan, sa diplomasya, hindi yung idaan sa angas-angasan, di ba? Isko mo yun, no? Oo, hindi kailangan yun. Maghanap ka na, punta kayo dito sa luton, dito tayo mag-aharap. Gusto niyo yung gera, okay, bigyan ko yun ng away. Gusto niyo away, bigyan ko kayo ng away. No, hindi.